Shalom Likolam Boker Tov. That means in Hebrew, that means welcome. Hello everyone. Good morning. Shalom Likolam Boker Tov. Welcome again to the message for today entitled Jesus is not only the Messiah but also the God. So let's evaluate our doctrine of salvation. Jesus is not only the Messiah but also the God. So re-evaluate your doctrine of salvation. Yun ang ating topic for today. This is my first online message for the year. And I hope na marami pong makikinig sa future or sa live. And while waiting for others to join us in a live message, FB message, again, let me take this opportunity to present to you the gospel. Ang gospel, ang magandang balita ng kaligtasan, from the Greek word euangelion, eu means good and angelion means message. So the gospel is the good message or good news about Jesus Christ. No, it is about the work and person of Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, bakit good news? Kasi mayroon pong bad news. Tayo po ay hiwalay sa Panginoon. We are unreconciled with God because we are all sinners. Sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. At the same time, mayroong attribute ang God na holy siya. Sabi sa Isaiah ng mga seraphim, God is holy, 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 holy. So because of that two premises na God is holy at tayo ay makasalanan, we're unreconciled with God. And the wrath of God is in us. Kalaban tayo ng God. At kung hindi maayos yung ating sitwasyon, tayo po ay mapapahamak. Hindi tayo makataka sa pagkagapo sa atin ng kasalanan. At the same time, eventually, we'll be punished in the eternal hell. No? Doon sa outside sa sakop ng God. So, ang gospel is about the work and person of Jesus Christ. Pinadala ng God ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan nating maniwala doon sa gospel that Jesus Christ did all the works that we cannot do. Siya ang nag-fulfill ng lahat ng mga laws. At the same time, siya ang namatay doon sa cross to pay for our sins, the payment of sin. No, yun na. We can only appropriate this one or have the benefits of the work of Jesus Christ if we believe in Him by faith. At ang ating pong only medium of salvation is faith. No? Of course, tayo po ay naniniwala na tayo din po ay nabago kung tayo po ay babaguhin ng Panginoon, and we should repent from our sins and do the righteous things na dapat, karapat-dapat sa paningin ng God, kasi nandun na tayo sa commonwealth ng God. So again, the gospel is about the work and person of Jesus Christ, that Jesus Christ is truly man and truly God. At siya ang gumawa ng ating salvation. And all we have to do is believe in Him and we will be saved. Sa umagang po ito ay gagamitin po natin ang Hebrews chapter 1 verse 1 to 20 as springboard sa ating message for today entitled Jesus Christ is not only the Messiah but also the God. So re-evaluate your doctrine of salvation. Evaluate your doctrine of salvation. So pag-usapan po natin kung sino si Jesus Christ. At yun po ang gagamitin din natin ng mga verses ng Hebrews upang mapaliwanag na si Jesus Christ ay talagang God. So, makibukas po kayo sa akin sa Hebrews chapter 1. Babasahin po natin ang verses 1 to 20. At yun ang gagamitin natin na verses sa pagpapahayag ng message sa umagang ito. Okay po, let us begin. Boker Tov, good morning. Welcome again to the message for today entitled Jesus Christ is not only the Messiah but also the God.
So reevaluate your doctrine of salvation. This is my first online message for this year. At kailangan nating i-evaluate talaga ang mga bagay-bagay, lalo na sa spiritual na bagay, no? For this year, katulad ng ating sitwasyon, meron tayong COVID-19 pandemic, at kailangan din nating i-reevaluate because of the certain things na nangyari sa ating buhay. Meron pong mga bagong variant at mga bagong information, so evaluate natin ang ating mga buhay. Ganon din sa spiritual na pamumuhay natin, kailangan natin ng more information so that we can evaluate our situation. At pag-usapan po natin, we will should re-evaluate our doctrine of salvation. At kailangan natin ng information kung sino talaga ang ating God, sino yung ating mediator, upang malaman natin talaga ang tunay na doctrine of salvation. So, open your, turn your Bible to Hebrews chapter 1 at babasahin po natin ito. Sa akin po ay New King James Version po ito. Hebrews chapter 1, verse 1 to 20. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in this last day spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high, having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they. Verse 5, for to which of the angels did He ever say, You are my son, today I have begotten you. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. But when he again brings the firstborn into the world, he says, Let all the angels of God worship him. And the angels, he says, Who makes his angels spirits, and his ministers a flame of fire? But to the son, he says, Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Verse 10, And you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. And will all grow old like a garment, like a cloak, you will fold them up and they will be changed. But you are the same, and your years will not fail. But which of the angels has he ever said, Sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister to those who will inherit salvation? Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama, salamat muli sa oras na ibinigay mo sa akin upang kami, Lord, ay makarinig ng mga salita sa pamagitan ng diretsyong pagbabasa ng Biblia. At alam po namin, Lord, na iyong mga salita ay makapangyarihan. Ito, Lord, ay tumatalab sa aming espiritual na pag-iisip upang maintindihan namin ang iyong pag-ibig at ganoon din marebyo kami sa aming mga kasalanan. I-bless mo ako, Lord, sa aking pagsasalita. Bigyan mo ko ng wisdom na galing sa banal na Espiritu. At ganoon ni Lord sa lahat na makikinig sa mensaheng ito. At ako din po, Lord, bigyan mo kami ng unawa upang maintindihan talaga ang mensahe sa umaga ito. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong binasa ay isa pong sulat. Ito po ay Epistle, ng title po ay The Epistle to the Hebrews. Ito po ay tinitle talaga to the Hebrews, meaning ito po ay address sa mga Jews. No? These are the Jews in the Second Temple time. At alam po natin na this is some sort of a first century mga Jews. At nandun po si Jesus Christ, kasi 2,000 years ago, si Jesus Christ po ay ang ating God ay nag-incarnate. At tayo minsan ay hindi natin ma-appreciate ang doctrine natin ng salvation kasi we're not analyzing who is our Savior.
Sa umagang po ito ay bigyan natin ng being ng ating Savior po ay in-express o pinagpaliwanag ng mga writers sa Bible, si Paul at ang writer ng Hebrews na to. Hindi malaman kung sinong writer ng Hebrews na to, pero some sort na kaibigan ito na na Timothy. At the same time, magaling ito sa Greek at parang hindi ito si Paul. Maraming nagsasabing si Paul, pero sabi dito sa Hebrews chapter 2 verse 3, God also bearing with, sabi dito sa verse 3 na parang hindi talaga si Paul ito, kasi sabi na, how shall we escape if we neglect so great a salvation which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard Him? So this is a third party, kasi alam po natin si Jesus Christ ang nagsasalita tungkol sa gospel, ang salvation, at ito'y narinig ng mga unang mga apostol, pero ito ay parang third layer na ito. Kasi sabi dito, how shall we escape if we neglect so great salvation which at the first began to be spoken by the Lord, meaning Jesus Christ, and was confirmed to us by those who heard Him. Yung nag-heard ay mga apostol, so ito'y parang third layer na. Pero ang sabi ng mga scholars, magaling ito sa Greek, at iba yung kanyang style sa panunulat ni Pablo, no? Pero ang point dito ay dapat natin makita na si Jesus Christ ay hindi lamang the Messiah but the God, at ito po yung ating gagamitin. Pero bago po natin puntahan isa-isa ang mga scriptures dito, verses, ay paliwanag po natin ano yung mga terminologies na ginamit ko dito. Una-una po yung Messiah, no? Ang Messiah po ay concept yan ng mga Hebrews na mayroong isang tao na dadating sa kanilang generation or sa kanilang lahi na magliligtas sa kanila, at ito ay parang the Christ, no? The Greek word for Messiah is the Christ. Ang Hebrew po ay parang Mosea, pero the Christ sa atin po ay si Christ yan, no? Si Jesus Christ yan. Ang offices po na tong Christ na to ay he is a prophet. Ang ibig sabihin ng offices, ito yung mga functions na gagawin niya. Should be a prophet, he should be a priest, and he should be a king. Kasi sa kanilang panahunan, ito lang yung three types of persons na ina-anoint. Ito yung anointing, kasi yung parang binabasa ng oil yung kanyang head. At kung sa tatlong klase na to ng mga tao sa kanilang kapanahunan, ang tatlong klase na tao na to, prophet, ay ina-anointan, no? Katulad ng mga prophet nila, pag dinideclare sila, ina-anointan. Yung mga priest, ang priest sa kanila ay yun yung mga Levitical priesthood na sina Aaron, ina-anoint din yan nina Moses, no? At ganun sa mga king, si King David, ay ina-anoint yan ni Samuel. So, itong tao na to na dadating na Messiah na to ay dapat ma-perform niya yung three functions na yan. Prophet siya, priest siya, at saka king siya. Ang prophet po, ang trabaho ng prophet ay magde-declare kung ano sasabihin ng God. So ang trabaho ng prophet ay giving message from God to men. Yun ang trabaho ng prophet. So lahat ng mga prophets, sina Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, yan ang kinakausap ng God para sabihin sa mga tao kung anong gagawin. Yan ang trabaho ng prophet. At yun ang nagawa ni Jesus Christ yan, kasi Jesus Christ is the Word. At siya yung Word na nagkatawang tao, and we can only understand God if we will understand Jesus Christ. Kasi nga, He is the exact representation of God, He is the image of God. Kaya nga sa mga verses na, we're sanctified to be the image of God. Kasi hindi po maintindihan ng mga tao kung ano ibig sabihin ng holy, hindi maintindihan ng mga tao kung ano ibig sabihin ng perfect, kung hindi bumaba si Jesus Christ dito sa lupa at papakita na ganito yung perfection, ganito yung holiness. Hindi na natin ma-relate ngayon kasi wala tayo sa kapanahon ni Jesus Christ, pero makita natin that inuutos din yan sa ating mga Kristiyano that be holy for God is holy, at be perfect for your Father in heaven is perfect. But again, sinasabi natin yan, vision lang natin yan, because we also know that we cannot achieve that perfect holiness na kailangan ng God, no? But
we are only saved by the righteousness from God, which is another topic yan na kailangan makuha natin yung righteousness ni Jesus Christ. Pero ang point dito ay, si Jesus Christ ay na-perform niya yung function as a prophet. Siya ang nagpapaliwanag talaga kung ano yung God. So we must be thankful to Jesus Christ kasi siya yung God na nagkatawang tao to present God to us. We can only understand God if we will know Jesus Christ. Kaya nga, kailangan natin pag-aralan si Jesus Christ. Ang pangalawa pong function ng Messiah po ay priest. No? Ang priest po ay binahagi din niya dito sa Hebrews 7, 6, 7, 8, and 9, 10, na si Jesus Christ, ang trabaho niya, ilapit tayo sa Panginoon. Ang trabaho ng priest ay siya yung from man to God. Siya yung maglalapit ng tao sa God. Kasi ayaw nga makipag-usap ang God sa mga tao at ang mga tao ay takot na takot sa kapanahonan ni Moses, ayaw nilang lumapit sa God. So mayroong priest doon, ang trabaho ng priest sa kanilang kapanahon, mag-aalay ng mga sacrifices, kung mayroon silang mga kasalanan, kailangan lang magsunog ng mga sacrifices, mga tupa, mga baka, inaalay nilang dugo, para mapalapit sila sa God. At that is the work of the priest. Pero, si Jesus Christ ang nag-perform yan, kasi siya ang high priest na nakakapunta doon sa totoong throne of God, at the same time, yung kanyang dugo na inalay ay sarili niyang dugo. He is the priest, he is the sacrifice, at also he is the throne of grace na pumunta talaga doon sa throne of grace. But, huwag natin i-confuse yung mga priest ngayon. Ang priest ngayon ay, tapos ang function ng priest ngayon na makakalapit sa God ay, tayong lahat ay priesthood of believers na tayo. Makakalapit na tayo sa God kasi inopen na nga ni Jesus Christ yung pinaka entrance to the holiness by signifying yung napunit yung veil on the temple. At the same time, yung na-pierce yung kanyang katawan bilang simbolo ng veil na yan, nabuksan na natin yung daan papunta kay Jesus Christ, sa God, I mean. So, Jesus Christ is the last na naglagay talaga ng ceremonial priesthood function. Siya yung nag-open sa atin. So again, he performed that function ng Messiah na siya yung nagbuka sa atin at naglapit tayo kay God. No? Ang yun ang priest function. Ang questionably pa sa atin ngayon ay yung kingship of Jesus Christ. Kasi ang priest po ay, ang Messiah I mean, ay galing yan sa lahi ni David. Kaya nga si Jesus Christ ay ipinanganak sa Bethlehem, sa lineage ni David, kasi dapat ang Messiah ay galing sa lineage ni David, pero hindi pa masyadong na-proclaim yung kanyang kingship sa physical, but spiritual, na-proclaim na sa spiritual world. He's the only king of the spiritual world, pero mayroon pa rin talagang dadating na panahon na he will reign in the physical world. But wag nating pasukan ng controversy yan. Basta ang point doon, Jesus Christ will come as a king and a judge, no? At doon sa kapanahonan na yan ay hindi na siya compassionate sa mga taong na makasalanan, kundi siya yung magja-judge and he will reign over them. Ngayon, mayroon pa tayong pagkakataon na mediator pa ngayon si Jesus Christ, mediator between God and man. So, bakit ko in-emphasize yung Messiah? Kasi ang concept ng Hebrew niyan ay isang tao yan. At alam po natin that Jesus Christ incarnated talaga. Kung babasahin natin ang Philippians 2:5 up, makikita natin na si Jesus Christ na being in a form of God did not consider it robbery to be equal to God. At nagpakumbaba siya, he obeyed the God and even to the point na mamatay siya doon sa cross. Kaya nga, yung pangalan ni Jesus Christ na above every name kasi na-fulfill ni Jesus Christ yung mission niya to die on the cross and fulfill all the laws. Pero ang isang point dito na kulang sa ating paliwanag ay sino ba talaga si Jesus Christ in terms of person? At mayroon pong dalawang nature si Jesus Christ. He is a truly man and truly God. No? Ang truly man ay talagang nakita yan ng mga tao at na-perform nga niya yung messianic mission niya.
Pero ang God talaga ay medyo marami sa ating mga Pilipinos, Pilipino ay akala natin talaga naniniwala tayo sa God. Pero hindi ganoon kalinaw ang ating pag-iisip kay Jesus Christ. Kung ano yung relationship ng God niya sa kanyang sa ating doctrine of salvation. Kaya nga dito sa verses na to, ipapakita natin na si Jesus Christ ay God. At marami pong mga relihiyon ngayon na hindi rin po naniniwala na si Jesus Christ ay truly God. So dito ipapakita natin na si Jesus Christ ay God. Papasadahan lang natin itong Hebrews chapter 1, no? Sabi, in various times, God in various times and in various ways spoke in past times to the fathers by the prophets. Pinaliwanag ko po ito na kada panahonan nila nakiusap, ang God ay nakipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga prophet. Mayroon po mga prophet na sina Isaiah, no, yung mga prophet niya sa bandang dulo, pero mayroon pa rin mga prophet din sa bandang unahan, sina Samuel, no, yung kinausap yan sila, sina si Elias, saka si Elijah, saka si yun ang mga prophet na kinakausap siya. So siyempre, pinausap nila to give us some of the background, yung parang comprehensible input muna, kasi baka mabiglang mga tao, kung biglang dadating si Jesus Christ, hindi maintindihan ng mga tao. So, kailangan munang mayroong parang preliminary inputs muna, katulad ng si Moses, pinapadala yung laws, na itong law na to ay magpapakita sa inyo na very holy yung God. At dapat, para kayong mapaligtas talaga, dapat sundin nyo ito. At hindi nila alam na ang kanilang mga laws na yan ay hindi talaga nila nasusunod yan. Pero binigay sa kanila yan. May mga purpose ang law yan. Pero point ko dito, binigay yung mga prophets para ipapakita mo na yung comprehensible inputs na yan. Na dapat banal kayo. Dapat may mag-sacrifice sa inyo, kaya nga inaalaw ng God na mayroon mag-o-offer ng mga sacrifice doon, mamamatay doon sa Holy of Holies, at gagawin ng mga Christian, at ialay yung mga dugo. Kasi kung bigla na lang dadating si Jesus Christ at mamatay siya doon sa cross, hindi ma-appreciate ng mga tao yan. So sabi dito, God who at various times and in various ways spoke in time past to the Father by the prophets. Ang purpose ng prophets ay parang tutor yan sila. No, the law is the tutor, parang schoolmaster lang sila. Parang hindi pa dumating talaga yung totoong teacher, parang tutor lang sila, no? Binibigyan sila ng parang comprehensible inputs like the law, sacrificial ceremony, kung ano dapat gawin. Pero hindi talaga yan ang tunay pa, kasi si Jesus Christ ang tunay. Pero sabi sa verse 2, has in the last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world. So, alam po natin, mayroon na mga qualifier dito si Jesus Christ, His Son, anak siya in relationship, He has appointed heir, tagapagmana sa lahat ng bagay, through whom also He made the world. So, Jesus Christ ay yung ginamit ng God to make the world. Kasi si Jesus Christ, sa John chapter 1, verse 1, sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So alam po natin, ginawa ang mundo sa pamagitan ng salita. Example doon yan ay, let there be light, then there comes the light, no? Yun ang paraan ng paggawa ng God. Mayroon dapat hasamayim yung mga skies or mga earth. Magkaroon ng earth at saka yung sky, no? Karoon ng water, magkaroon ng light sa pamagitan namang ng salita ng God. So si Jesus Christ ay yun yung the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14 ng John 1,
And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, alam po natin, si Jesus Christ ay nag-incarnate. Malinaw po yan sa Philippians 2:5. Malinaw din yan sa John 1:14. That Jesus Christ, the Word was God, incarnated dito. So dito, sabi dito, who being in the brightness of His glory, and the express image of His person, upholding all things by the word of His power. So makita natin, yung totoong brightness ng glory ng God at the image of God's person, si Jesus Christ yan, no? Ang glory nga lang ni Jesus Christ, bakit hindi nakakamatay? Unlike nung pag nakita mo yung glory talaga ng tunay ng God, mamamatay ka because you're a sinner, na-shield na nga yung sa body, ng body ng ni Christ, kaya hindi namamatay yung nakakalapit kay Jesus Christ. Pero kung makuha mo talaga yung glory talaga ng God, hindi makakalapit ng tao because of our sins. No? Sabi doon, who being the brightness of His glory, the brightness of His, of the God's glory, and upholding all things, and the express image of His person. Kaya nga si Jesus Christ ay the exact representation of God. No? And upholding all things by the word, His power. Yun ang power talaga ng ano, tayo ay hinawakan ng word. Tayo ay hinawakan ng God through Jesus Christ. The power of His word. When He Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty of God. Dito pinapakita na dito kung ano ang mission ni Jesus Christ. You will purge our sins, sat down at the right hand of the Majesty of God. Kasi when Jesus Christ performed finished his mission here on earth, ay siya ay bumalik sa langit at siya ay nakaupo ngayon sa kanan ng Ama, having so much better than the angels, as He has inheritance obtained more excellent name than they. So ang writer po ng Hebrew ay pinapakita sa mga Jews na you have to left your system of Judaism, and here is Jesus. He is better than angels, kasi ang mga Jews po sa Second Temple Jews sa kapanahon ng Lai, naniniwala, even lahat ng mga Jews ay naniniwala sa mga angels, kasi ang revelation nga doon sa God sa kanila, it's either by the prophet or by the angels. No? Si Mary, kinakausap ng angel. Yung mga shepherd, kinakausap ng angel. Si Joseph ay kinakausap ng angel sa pamagitan ng dream. Sa mga old prophets, sina Daniel, kinakausap sila ng mga angel. Nakukuha nila mga message from the angel. Kaya nga angel nga eh. Angel yun. Message yan eh. Sa Greek, angel yun. Kaya nga ang gospel, euangelion. Eu means good. Angelion means message. Kaya nga angels ay angelion yan. Angelion, angelion. So, doon natin nakuha yung ebanghelyo, euangelion, the proclaiming of the good news. So, nakikita natin dito na gumagamit din ng Hebrew writer na to, yung writer of the Hebrew dito, ng mga Old Testament quotations. So, ang pinakamagandang quotation dito, isa sa mga magandang quotation, sabi niya, sinabi ba ng God sa mga angels na, you are my son, today I have begotten you? I will be to him a father and he shall be to me a son. Sabi, hindi sinabi sa angel na kayo ay aking mga anak. Pero sinabi ito ng God sa Psalms 2:7 doon kay Jesus Christ, na nakikita na namarang mayroon na simula doon sa Psalms 2:7 na you are my son. Today I have begotten you. So dito po ay ang bigatin nyo dito ay more on relationship rather than biological. Kasi according to the Bible, si Jesus Christ at ang Trinity po yan ay nag-exist yan sabay-sabay. Sabay-sabay yan sila. Wala pong nauna. We believe that the three persons of the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, existed at the same time. Wala pong nauna sa kanila. Kaya nga hindi pwedeng i-create ng God the Father si Jesus Christ. Hindi pwedeng i-create kasi pareho sila. This is more on a relationship. Kasi nga doon sa Genesis chapter 1, kung basahin mo yung Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth, tapos nandoon yung the earth,
and the ruach or the spirit of the God nagapanin yung naka-hover dun sa surface of the earth. So, nandoon na kaagad yung spirit of God. Nandoon na kaagad yung God. So, nandoon na yung parang pinakasimula na God can exist kung saan niya gusto, in the spirit and the God. At the same time, sabi nun sa 126, let us create a man in our image. And some of us are saying na ang us doon ay in-address ng God sa angels, no? Kasi sa kanila Elohim yan, pero mayroon din verses talaga na Elohim referring to the God. Pero alam po natin na ang angels po, wala pa po siya sa verse 1 ng sa chapter 1 ng Genesis, at angels do not involved in creation na making. Kasi ang creation lang po ay hindi nagki-create ang angels. Ang angels ay created being. Kaya nga dapat ma-distinguish natin yung creator from the creation. Ang creator talaga ay God. So ang the functions of a creator ay mag-create siya. And sabi sa 126 ng Genesis, let us create man in our image. He's not addressing to the angels, but he is addressing doon sa Trinity. Kasi alam po natin sa si Jesus Christ talagang ginamit na the word siya na ginamit sa pag-create. So the Trinity is meron silang creating power, and 126 ng Genesis ay hindi po referring to the angels. So sabi dito, you are my son, today I have begotten you. I will be to him a father, and he shall be to me a son. Again, sinabi din ng Hebrew writer na to, writer of Hebrews, na but when he again brings the firstborn in the world, he says, let the angels of God worship him. So, ito ay pinakita na Jesus Christ is greater than the angels. Kasi ang angels ay mag-worship sa kanya. Kaya nga doon sa Philippians 2:11, na sabi dito sa Philippians 2:11, na makikita natin na let all the Philippians 2:11 to 10, sabi, because God performed Jesus Christ, na ginawa niya yung mission niya, sabi nito, verse 9, therefore God also highly exalted him and gave him the name which is above every name. Jesus Christ was given the name above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, those in heaven. Alam po natin kung sino yung nasa heaven. Ang mga angels yan. So angels should bow to Jesus Christ, and those on earth, tayo mga tao, and those under the earth, yung mga devils na tinapon doon sa abyss, at other thing, another na nandoon sa ilalim, and that every time should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So makikita natin dito na the angels is lower than Jesus Christ, at mag-worship sila, no? Sabi na, and of the angels, God says, who makes his angel spirit and his ministers a flame of fire. But to the Son, he says, sabi to the Son, Jesus Christ, malinaw na verse 8 ay addressed to Jesus Christ. Sabi ng God, but to the Son, he says, your throne, O God, so in-address na God, si Jesus Christ, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you, yung pinahiran, with the oil of gladness more than your companions. So, sa verse 8, malinaw na God is addressing to Jesus Christ. Sabi na, your throne, O God, is forever and ever. Dito sa verse 10, kung logic ang ating pag-iisipan, kung in-address sa verse 8 na si Jesus Christ yan, dapat ang pag-iintindi natin dito sa verse 10 ay in-address din ito kay Jesus Christ. Sabi dito, you Lord, in the beginning, laid the foundation of earth. Ang Lord dito ay capital L, capital O, capital R, capital B. Ang translation nito ay Yahweh talaga ito. Ang Yahweh is yun yung talagang covenant God, at yun yung creator of heavens and earth, Yahweh.
In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung Yahweh yon. Bereshit bara Yahweh. Yan na Hashamayim et Hashamayim et Haaretz. Ibig sabihin niyan, yung Yahweh ang address doon. So itong verse 10 na to ay bakit Yahweh talaga to? Bakit ko in-emphasize to? To prove to you that Jesus Christ is God na nag-incarnate. Kasi sabi, a new Lord in the beginning laid the foundation of the earth and the heavens at our work at your hand, they will perish, you will remain, and they will grow old like garments, like a cloak, you will fold them up, and they will be changed. But you are the same, and your years will not fail. Alam po natin ng isang attribute ng God ay immutable. Ibig sabihin, hindi nagbabago. So Jesus Christ is the same today and tomorrow. No? God is the same yesterday, today, and tomorrow. Hebrews 13 verse something 7 or 9. No? But to which of the angel has he ever said? Verse 13. But to which of the angels has he ever said, sit at the right hand till I make your enemies your footstool? Walang sinabi ang God na, okay, kayo mga angels, you sit at my right hand. But sinabi kay Jesus Christ, you sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Tapos, tinapos ng Hebrew writer na ang angels are ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation. Dito pinapakita na ministering spirit ang mga angels to inherit salvation. Kaya nga, since Jesus Christ is God, let us re-evaluate our doctrine of salvation. Let us re-evaluate our doctrine of salvation. Bakit po? Kasi mahina po ang ating pagkakaunawa ng doctrine of salvation, kaya kailangan natin ng comprehensible input. And at this time, in the fullness of time, palaging ginagamit ng God yan, in the fullness of time, in the proper timing of God, some days of your life, you will understand really kung sino si Jesus Christ. At Jesus Christ is truly God and truly man. So with these inputs na alam po natin na si Jesus Christ talaga ay God talaga siya, na creator of heavens and earth, ang point ko dito, we have to re-evaluate our doctrine of salvation kasi nalilito tayo kung ano talaga ang doctrine of salvation natin. Ang doctrine of salvation natin, una-una, Jesus Christ is our only mediator. Jesus Christ is our only mediator between God and man. Although God siya, binigyan siya ng pagkakataon na magpunta dito. Kaya nga sabi sa 1 Timothy 2:5, there is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. We should not be confused na sinabing the man Christ Jesus kasi si Jesus Christ talaga ay man talaga siya. At the same time, God siya. Yun nga yung mystery doon na hypostatic union na the second person of the Trinity as one person but two nature, truly God and truly man. So if we really know that Jesus Christ is truly God, hindi natin ipapantay ito sa ibang mediator at wala nga tayong gagawang ibang mediator kasi sabi ng ni Paul sa 1 Timothy 2:5, there is one God and man mediator between God and men, the man Christ Jesus. So if you have another mediators, hindi dapat i-compare si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay God and all the mediators cannot mediate for us because no person can mediate, can save other person. Only God can save us na nagkatawan tao. So everything na hindi God, hindi pwedeng maging mediator. Kung sa ating kultura, marami tayong mediator, dapat ma-re-evaluate natin yan. Na all those mediators are useless. Dapat priesthood of believers na tayo. We can approach the throne of God because inopen na yan ni Jesus Christ. Sabi nga sa Hebrews 4:16, sabi dito, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Bakit? Kasi sabi dito sa verse 14, seeing then that we have a great high priest, si Jesus Christ ito,
who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Si Jesus Christ lamang ang without sin, at nagkatawang tao, kaya he can sympathize to us, kaya nga sinabi ng God, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So if you are looking for mercy and want to have grace, sa panahon na nangangailangan ka, go directly to God and through the name of Jesus Christ, kasi sinabi ni Jesus Christ na kung ikaw ay hingi sa aking pangalan, ay bibigyan ka. So, number one point, kung alam po natin na Jesus Christ is God, we should not compare it with other mediators, kasi yung mga mediators na yan ay wala yan. Kaya nga, ang point dito, let us reevaluate our doctrine of salvation. The only mediator between God and man is Jesus Christ. Other mediators, wala yan sila. So, kung ano man ang natin nakapagsanayan, dapat ma-reevaluate natin yung doctrine. Let us only have one mediator and Jesus Christ. Number two, we should evaluate kung ano talaga ang principle ng ating salvation, and it should be grace-principled salvation rather than work-based salvation. Again, I will emphasize this kasi marami pong nag-iisip sa atin na akala natin tayo ay maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa. Akala natin tayo ay maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa, but sabi ng Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. So, dapat i-reevaluate natin yung ating doctrine of salvation, na hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa, hindi tayo maliligtas sa mga ceremonial, hindi tayo maliligtas ng ating katalinuhan, hindi tayo maliligtas by being moral, hindi tayo maliligtas ng mga mga rituals, no, galing sa church. Hindi tayo maliligtas sa pagsali ng organization. We can only be saved if we trust on the Lord Jesus Christ. Our doctrine of salvation should not be work-based salvation. It should be grace-principled salvation. Sabi na ng great evangelist na si George Whitefield. Sabi ni George Whitefield, if you are thinking that you can save by doing good works, pwede mo rin isipin that you can climb to the moon using the rope made of sand. Kung nag-iisip ka, sabi ni George Whitefield, na ikaw ay maliligtas sa iyong mga gawa, para ka na rin mag-isip na pwede kang umakyat sa buwan na gamit ang lubid na gawa ng buhangin. So, ang point doon, it is impossible. Kasi nga, no one is justified by observing the law, sabi ni Paul. So, number one, ano dapat re-evaluate natin? There is only one mediator. Wala dapat other mediators. Number two, it should be grace principle. Sa awa ng God, tayo maliligtas. Pangatlo, we should believe in the substitutionary atonement of Jesus Christ, na si Jesus Christ talaga ang nag-substitute sa ating kaligtasan. And sabi ni Jesus Christ sa John 19 verse 30, it is finished. It is finished. If we know, since Jesus Christ is God, He is sovereign, at kung sinabi niya, it is finished, finished na yan. Pag sinabi niyang, if you believe in me, no, trust in me, you will be saved. If you believe that Jesus Christ is truly God, we should believe that Jesus Christ is an efficient Savior. And since they are one, God the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. They are one in essence, in existence, and in nature, coexistence, at pareho sila, they are one in their salvation. At kung sinabi nilang finish yan, sovereign sila, walang magagawang kalaban, ligtas ka na. Efficient ang God. So,
dapat maniwala tayo na kung ano sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Finished na yan. Although sa ating linya matag-iisip, kasi ang component po ng ating salvation ay mayroon tayong justification, mayroon tayong sanctification, mayroon tayong glorification, justification. We are declared righteous because of the righteousness of God transferred to us. Again, sabi ng 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God in Him. God made Jesus Christ who knew no sin to be sin for us. Jesus Christ was treated as if He was a sinner, not a sinner, but He was treated as if He was a sinner because nakita ng God na yung ating kasalanan ay nasa Kanya. And we are treated by God as righteous because nakita ng God na yung righteousness ni Jesus Christ ay nasa atin if we believe on the Lord Jesus Christ. That is justification. Sanctification ay tayo po ay binago to the image of God from glory to glory. Tayo po ay babaguhin. We believe that ang mga Kristiyano po ay hindi sila nagpapatuloy sa pag-commit ng kasalanan. Although, because we're still on our flesh, nakakapag-commit tayo ng mga kasalanan. But our vision, our intentions is not to commit. Sabi nga, God is not looking for perfection, but on our direction na pag-iisip kasi binago tayo ng God. Na magbago ang ating isip, sabi nga, therefore, if anyone is in Christ, He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So we believe that if we are regenerated, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng God na maisip talaga natin na umalis tayo ng kasalanan. But, siyempre, trying to be perfect for our Father in Heaven is perfect. Utos yan. Pero, intention natin yan. Pero alam natin na we're still on our unglorified body. And in the future, God will give us a glorified body and we will be in the presence doon na sa sitwasyon na wala na yung sin. Although sa ating pag-isip linya yan, justification, sanctification, and glorification. At marami sa atin, ang doctrine natin, hindi natin masisigurado na tayo ay ligtas kasi hindi pa naman tayo nandoon sa glorification. At sabi nila, malalaman lang natin kung tayo po ay ligtas kung nandoon tayo sa harap ng Panginoon. If you are not justified now, you cannot be justified in the future. Kung ano sinabi ng God, you're justified now, package ng deal yan. At I believe na ang God ay sovereign, sabi na, who can separate us from the love of God? Tribulation, famine, lahat, walang makapaghiwalay sa atin ang pag-ibig ng God. All things, created being, walang makapaghiwala, including you, if you really believe on God, and if you really believe that Jesus Christ, your mediator, your savior, is God. Pag God talaga ang ating mediator, sigurado yan. Although, sa mga tao, maski mayaman siya, hindi tayo makapag-believe na secure yan, kasi pwede pang mayroon isang example daw nga, ang ating predestination na parang mayroong aeroplano from Mindanao to Manila, sabi predestined na raw yan. Hindi pa tayo predestined na makakarating doon sa Manila yung airplane kasi pwedeng bumagsak yung airplane doon pag lumipad siya, mayroong mga factors na bumagsak. So kung ganun ang pag-isip natin, hindi tayo secure. Pero kung pag-isip natin ang ating mediator, ang ating savior ay God, si Jesus Christ. Pag sinabi ng God na makakarating ka doon sa papuntahan mo, makakarating yan. Kasi lahat kontrolado niya eh. Walang makakatalo sa kanya yan. Kaya nga sabi niya sa John 5:24, Verily, most assuredly I say to you, He who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment. He has passed, past tense yan, nakalampas, from death unto life. So tayo ngayon na nasa death, because of our sins, pag ikaw ay siname ni Jesus Christ, because of your faith, and of course, by the grace of God, you will be transferred from death
unto life, and you have everlasting life. Kung sinabi ni Jesus Christ yan, at kung malinaw na malinaw sa Jesus Christ is God, secure yan, totoo yan, wala na tayong pagdududahan. So in the end, I will summarize that Jesus Christ is God. Let us reevaluate your doctrine of salvation. There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Other mediator are useless. Number two, we should believe on a grace principle salvation, not on the work-based salvation, because your works is not enough. Even your self-righteousness is not enough to satisfy the holy requirement of God, that is perfection. Only the work of Jesus is satisfactory to God, and you can only have that if you believe on the Lord Jesus Christ. Number three po ay dapat we believe that Jesus Christ ay talaga ay siya yung nag-atone sa atin. He's the substitutionary atonement, and He's God, He is perfect. It is finished. Tapos na yan. At kung sinabi ni Jesus Christ, tapos na yan. All you have to do is believe on me. You will be saved. You will not wait until you will die to be secure that you are saved. Now, if you believe on the Lord Jesus Christ, you are saved now. Because Jesus Christ, na sinabi niya, if you hear my word and believe in Him who sent me, has everlasting life. Mga kapatid, sa bagong taon po, ay dapat i-re-evaluate natin ang ating doctrine of salvation. Marami tayong mga doctrine of salvation na hindi biblical. Marami tayong based on philosophy. Marami based on logic. And this principle na ginigay ni God ay God siya. At ang kanyang sasabihin ay okay yan, tama yan. All you have to do is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Trust in Him. Let Jesus Christ, believe on the Lord Jesus Christ, and let Jesus Christ save you. That is the message for today, because God, Jesus Christ, is not only the Messiah, but He is also the God that created the heavens and earth. Believe on the Lord Jesus Christ, mga kapatid, and you will be saved. Let us pray. Panginoon naming Diyos, naming Ama, salamat muli Lord sa araw na to na binigay mo sa amin, na kami Lord ay makakabasa na yung mga salita, at alam po namin Lord na lahat po ng aming katalaniwan sa pag-explain ng gospel na to ay wala ito, Lord, kung hindi ang banal na Espiritu ang nagpapaliwanag sa mga taong nakikinig nito. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na buksan po, Lord, ang puso ng bawat isang magkikinig, malaman na kami ay makasalanan, hindi kami makakaabot sa kaluwalhatian ng God. Kailangan talaga namin ng Savior at si Jesus Christ yun na truly God and truly man na ibinigay mo upang kami maligtas. At kami ay magtitiwala sa truly God and truly man na si Jesus Christ upang kami maligtas. Salamat muli Lord sa lahat at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. God bless po.